Bago tayo magsimula mga kabayan, simpleng tanong lang para sa lahat ano. Kung sakaling magkaroon ka ng mutsa ng saging, at alam naman natin na ang bawat mutsa ay may kaakibat na responsibilidad, tatanggapin mo ba ang mutsa o hindi? Kayo nang bahalang sumagot mga kabayan, huwag na nating patagalin pa, simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Benji. Taong 1977. Palo, Leyte. Nang mga panong ito ay kakamatay pa lang ng asawa at nag-iisang anak ni Benji. Pinatay yung mga minamahal niya sa buhay ng isang aswang. Hinding-hindi niya malilimutan nung madaling araw na umuwi siya galing trabaho. Saksing buhay siya nang makitang merong isang lalaking nanlilisik ang mga mata. Duguan ang bunganga na lumundag sa bintana palabas ng kanilang tahanan. Nung makapasok siya ay dito niya nakita ang kanyang mag-ina na parehong wala ng buhay. Laslas ang leeg at wakwak ang dibdib. Halos pagsukluban ng langit at lupa si Benji, lalo na't sobra siyang nagsisisi sa nangyari. Wala man lang siyang nagawa sa mga oras na kailangan na mag-ina niya ng tulong. Bumaha ng luha at hinagpis ng sandaling iyon si Benji. At magbula ng araw na nalibing ang kanyang mag-ina, nangako si Benji sa kanyang sarili na sa oras na mag-cruise ang landas nila ng aswang, matitikman nito ang malupit niyang pagigante. Isang gabi, walang overtime si Benji sa kanyang trabaho kung kaya't maaga siyang nakauwi. Papasok na siya ng tahanan nang meron siyang namataan na isang nilalang na nakadapa sa dilim. Pulang-pula ang mga mata at mahaba ang tenga. Naalala niya yung sinapit ng kanyang mag-ina. Kung kaya't hindi siya nagpahalatang nakita niya ito, kaagad siyang pumasok sa loob, kinuha ang bagong hasang kutsilyo at muling lumabas. Natanaw niya na naroon pa rin ang elemento, kaya naman mabilis niyang binato ang patalim. Asintado pagdating sa ganung bagay si Benji, kaya naman nadaplisan niya ang nilalang sa balikat. Mabilis na lumayo ang aswang, kaya alam niyang nasaktan ito. Kinuha niya ang kutsilyo, ibinaon sa lupa habang may binabanggit na kung anong orasyon. Ang pamamaraan na ito ay namanan niya sa kanyang manggagamot na lolo. Kapag binaon daw sa lupa yung kutsilyo na nagkasugat na isang aswang, mamamatay ito at hindi na gagaling ang sugat. Hinintay na lang ni Benji ang resulta. Kapag meron siyang kabaryo na namatay ng dahil sa malalang sugat, malalaman niya na kung sino ang aswang. Mabuti na lang ng gabing yun, hanggang dun lang ang naranasan niya. Nagdaan pa ang mga araw. Pagsapit ng araw ng Linggo, bumisita ang kanyang kumpareng senato. O pare, napabisita ka yata. Pasensya ka na pero tatanggi muna ako sa ngayon. Hindi muna ako iinom kasi gusto kong sulitin yung wala akong trabaho para makapagpahinga dito sa bahay. Wika ni Benji. Subalit mabilis na napailing si Nato. Hindi yung tungkol sa paglalasing yung pinunta ko dito. Pare, may masamang balita kasi ko. Si Mang Delpino, yung albularyo dito sa lugar natin, namatay na eh. Magpapahilot sana ako sa bahay nila kaya nga lang. Burol yung nadatnan ko eh. Grabe, marami pa naman siyang natutulungan tao, lalo na yung mga walang pera upang magpadoktor. Wika ni Nato. Biglang nagulat si Benji at napatanong sa kanyang kaibigan. Ano naman daw yung kinamatay pare?
Kaya pala ilang araw ko na siyang hindi nakikita. Siguro nagkasakit si Mang Delpino, no? Wika nito. Sumagot naman si Nato na nagkapigsa daw ito sa balikat. Kumalat ang impeksyon at hindi na gumaling. Kaya't nang marinig ito ni Benji, kinutuban siya. Nagpasama siya kay Nato sa tirahan ng matanda. Nasilayan niya mismo na pinaglalamayan na ang manggagamot. Naroon din ang pamilya nito. Napaka-imposible para kay Benji na si Mang Delpino yung aswang na pumatay sa kanyang mag-ina. Iba kasi ang itsura ng aswang na nakita niyang tumalon sa bintana. Maskulado at bata pa yung elemento. Samantalang si Mang Delphine, bukod sa kuba at uugod-ugod na. Kaya nga lang, yung aswang na namataan niya nung nakaraang gabi, hindi niya nakita ang buong itsura gawa ng madilim ng panahong iyon. Kaya't sa isip-isip ni Benji, maaaring si Mang Delfino nga yung aswang na natamaan niya ng kutsilyo. Kaya hindi malaman ni Benji kung matutuwa ba siya sa nangyari. Lalo na't, hindi naman si Mang Delpino yung pake niyang patahin kahit aswang pa ito. Dahil sa mga sandaling iyon, nakatatak pa rin sa utak ni Benji yung aswang na pumaslang sa kanyang asawa at anak. Nakita niya na umiiyak ang pamilya ni Mang Delfino. Makikita sa itsura nito na gusto nila ng hustisya para sa namatay. Ngunit hindi naman niya sinasadya na mapaslang ang matanda. Ang buong akala niya, ito yung aswang na gusto niyang tugisin. Dahil sa labis na awa ni Benji, yung kalahati ng kanyang sweldo ay inihulog niya sa abuloy. Habang naglalakad sila pa uwi, natanong ni Benji si Nato kung may kakilala ba itong pinaghihinala ang aswang. Naku pare, wala akong kakilala eh, pero bakit mo natanong? Wika ni Nato. Siyempre hindi ko pa rin nakakalimutan yung nangyari sa pamilya ko. Mahal na mahal ko sila eh. At talagang gusto ko magigante. Sagot ni Benji. Kaya naman pinaalalahanan siya ni Nato na masyadong mapanganib ang gagawin niya. Kailangan ng iba yung pag-iingat. Sumagot naman siya na mag-iingat siya dahil alam niya ang kanyang pinapasok. Lumipas ang isang linggo. Magfiesta na sa lugar nila, kung kaya't may magaganap na palarong boxing sa makalawang araw. Nakita ni Benji yung poster ng mga taong maglalaban sa pader. Hanggang sa maagaw ang kanyang atensyon nung isa pang poster na nakadikit doon. Paano ba naman kasi, pamilyar sa kanya yung lalaki. Hindi niya alam kung saan niya ito nakita. Pero nangako siya sa sariling manonood siya ng laban. Sumapit na ang araw ng fiesta. Sa cover court, merong dalawang lalaki na naglalaban sa ring. Napakalakas nung isang maskuladong lalaki. Pinaulanan niya ng suntok yung kalaban sa buong katawan, mula ulo hanggang sikmura. Napuruhan ng suntok sa mukha yung kalaban ng maskuladong lalaki. Meron pa itong sumunod na laban. Pero kagaya ng nangyari kanina, bagsak rin ito at yung lalaki pa rin na pamilyar sa kanya ang nanalo. Napag-alaman niya ang pangalan ng lalaki nang magsalita ang announcer. Ang pangalan ng boksingero ay Ricardo. Natanong ni Benji sa katabi niyang manonood kung taga saan si Ricardo. Ay, sa pagkakalam ko, taga kabilang baryo yan. Pero parang bagong salta pa lang. Mula yata yan sa lugar ng Iloilo. Ayun ay batay sa mga narinig ko, ha? Wika sa kanya ng isa sa mga nanonood. Ano po kaya yung eksaktong lokasyon niya, Manong? May kailangan kasi ko sa kanya eh. Muling tanong ni Benji. Kaya't sinabi ng matandang lalaki kung saan ito matatagpuan. Alam ni Benji ang lugar na yun. Kaso nga lang, bibihira lang siyang magawi roon dahil wala siyang kakilala. At isa pa, liblibang lugar.
Ngunit buo ang pasya ni Benji na magpunta roon upang magmanman. Lalo't kinukutoban siya na ito yung lalaking pumatay sa kanyang mag-ina. Malaki ang pagkakahuwig nito doon sa elemento. Nararamdaman niya ring aswang yung lalaki. Nakakapagduda kasi ang lakas nito. Limang kalaban ang napabagsak ni Ricardo sa ibabaw ng ring. Kung kaya't yung mga tao doon sa lugar ay sobrang napahanga sa kanya. Hindi na nagtagal si Benji doon sa lugar. Dali-dali siyang umuwi ng tahanan. Maghahanda siya mamayang gabi para puntahan si Ricardo. At upang makasigurado, hinasa niya ang kanyang kutsilyo. Sumapit na ang takipsilim. Dito na nagsimulang umalis si Benji. Naglakad na siya papunta sa kabilang baryo. Napakaliblib sa lugar na yun. Dumaan siya sa pagitan ng maisan, sa putikan at lumusong sa sapa. Makaraan ang ilang oras ng paglalakad, narating niya na yung maliit na komunidad. Subalit nagtaka siya, alas 6 pa lang ng gabi. Maaga pa ng mga panong iyon, pero wala ng mga taong makikita sa labas. Lahat ng nakatira doon ay nasa loob na at nakasara din ang bintana. Sa paglibot niya ng tingin sa lugar, may isang matandang babae na papasok pa lang sa kanyang bahay. Subalit nang makita siya ay bigla itong nagulat. Anong ginagawa mo, iho, dito sa labas? Delikado nang lumabas ngayong oras. Mukhang dayo ka lang dito, ano? Magmandali ka nang umuwi sa inyo hanggat hindi pa sobrang dilim. Wika nito. Nanlaki ang mga mata ni Benji sa mga sinabi ng matandang babae. Wala po akong pakialam manang kung delikado. Mukhang hindi nyo pa alam kung sino ang aswang dito sa lugar nyo. Ako alam ko na po kung sino. Nagpunta ako dito para gumante. Wika ni Benji. Hinayaan na lang siya ng matanda at hindi na pinilit pa. Ngunit bago pumasok, pinag-ingat siya ni Manang. Napatango na lang si Benji at nagpatuloy sa paglalakad. Hanggang sa marating niya ang isang tirahan na maraming kambing at itim na baboy na gumagala sa bakuran. Dito pa lang ay nagkaroon na siya ng hinala na aswang ang nakatira. Dahil hindi normal ang pagkilos ng mga elemento. Sa isip-isip ni Benji, marahil alaga ito ng aswang. At upang mapatunayan kung totoo ba ang kanyang hinala, sumilip siya sa pagitan ng kanyang mga binte. Nagulat siya at halos mawala ng balanse. Paano ba naman kasi? Nakita niya ang tunay na anyo ng mga hayop. Mahaba ang leeg, bilog ang ulo at walang mga mata. Ang makikita lang sa mukha nito ay butas ng ilong at yung napakalaking bunganga na may matatalas ng ngipin at tumutulo pa ang laway. Samantalang yung mga binti nila, mahaba ang harapan. Ngunit yung dulo ay ubod ng ikli. Maya-maya pa, biglang nawala isa-isa sa hindi malamang daylan ng mga hayop. Napansin niya na bumukas ang pintuan ng tahanan at lumabas doon si Ricardo. Seryoso ang mukha nito habang nakatitig sa kanya. Anong tinatayo-tayo mo dito sa harapan ng bahay ko? Ano bang kailangan mo? Wika nito. Tumayo ng tuwid si Benji habang nagsasalita. Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw yung aswang na pumatay sa mag-ina ko. Magbabayad ka. Mabuti na lang at nagkita yung landas nating damuho ka. Wika ni Benji. Kaagad namang napatawa si Ricardo. Nakakasigurado ka bang ako yon? Hindi ako aswang, pare. Sino ko ba para pagsalitaan mo ako ng ganyan? Ni hindi nga tayo magkakilala eh. Ay nako. Wika ni Ricardo. Kaagad na binunot ni Benji ang kutsilyo na nakasabit sa bewang. Binato niya kay Ricardo. Mahusay sa paghawak ng mga patalim si Benji
kung kaya't bumaon ito sa balikat ng lalaki. Napainda ito habang sapo ang sugat. Ngunit maya-maya lang, tumawa si Ricardo na siyang ikinagulat ni Benji. Yan lang ba yung kaya mong gawin? Napakadali namang maghagis ng kutsilyo sa isang tao eh. Kung gusto mo, subukan ko sa'yo para malaman mo. Wika ni Ricardo habang hinuhugot ang nakabaon na patalim sa balikat. Hindi nga ako nagkamali ng hinala. Aswang ka nga. Malinaw na ikaw yung pumatay sa asawa't anak ko. Magbabayad ka dahil papatayin kita. Wika ni Benji, ngunit tumawa lang si Ricardo. Sige na nga, aaminin ko na. Ako nga yung pumatay sa mag-ina mo. Ang masasabi ko lang sa'yo, napakasarap ng dugo nila. Hanggang ngayon nalalasahan ko pa rin. At saka, kahit anong sabihin mo sa ibang taong nandito o sa mga kabaryo mo, walang maniniwala sa'yo. Ang iisipin lang nila, isang tao na hindi makalimutan ang nangyari sa kanyang pamilya. Isang taong baliw. Wika ni Ricardo. Dahil sa narinig ni Benji, nagpantig ang kanyang tenga. Muli siyang bumunot ng panibagong kutsilyo. Buong puwersa niya itong ibinato kay Ricardo. Sinigurado niyang matatamaan ang dibdib. Ngunit laking gulat niya nang saluin nito ni Ricardo. Nakakainsulto ang binitawang ngiti nito sa kanya. Hanggang sa ibinato sa kanya ang kutsilyo pabalik. Napasigaw si Benji nang dahil sa sakit, lalo na nang bumaon sa kanya ang kutsilyo. Dahilan para tumulo ang maraming dugo sa kanya. Hoy, kung ako sa'yo, umalis ka na. At baka kung ano pa yung magawa ko sa'yo. Maawa ka naman sa sarili mo. Oo, pwede kitang patayin pero ang mas maganda kasi magdusa ka eh. Lalo pat, alam mo naman kung sino yung pumatay sa mag-ina mo. Pero wala kang magawa. Wika ni Ricardo. Dahan-dahang nagpalit ang kanyang anyo. Tinubuan ng makapal na balahibo sa muka at naging solidong kulay itim din ang kanyang mga mata. Dihado si Benji sa laban, kaya naman isinantabi niya ang galit. Bago siya tuluyang makaalis doon sa lugar, muli namang nagsalita si Ricardo. Oy, para hindi naman masama sa'yo. Kapag gumaling ka na, medyo magsanay ka pa. Pwede mo akong balikan kahit anong araw. Iintayin kita. At huwag ka na maglakas loob na magsabi pa sa ibang taga-baryo. Walang maniniwala sa'yo kasi parang baliw ka lang. Huling wika nito, nang makauwi ng tahanan si Benji, malalim ang kanyang sugat at maraming dugo ang nawala sa kanya. Kaya kaagad niya itong tinalian ng tela. Nang gigigilis siya ng mga sandaling iyon, hindi niya napatay ang nilalang na pumatay sa kanyang pamilya. Nang kalaunan, nag-isip ng paraan si Benji kung paano niya mapapatay ang aswang. Kinabukasan ay nagpunta siya sa tirahan ni Mang Emong, kilalang matandang albularyo sa kanilang lugar. Pagkarating niya, kakatapos lang nitong manggamot. O Benji, anong kailangan mo? Teka, bakit may sugat ka? Anong nangyari sa'yo? Wika ni Mang Emong. Alam ko pong kailang yung taong malalapitan ko at kailang po yung maniniwala sa akin. Pero gawa po ito ng aswang eh. Yung aswang na pumatay sa asawa't anak ko. At kaya naman po ako naparito sa lugar nyo. Magtatanong po sana ako kung paano po kumuha ng mutsa ng saging. Nasabi po kasi sa akin ng lolo ko noon na mabisang paraan ito para ipanlaban sa mga elemento. Sa ganong paraan, doon ko lang po makakayanan na labanan ng aswang. Wika ni Benji. Nagulat ang matandang manggagamot sa kanyang narinig. Aba, kilala mo din pala yung aswang, Benji. At tama ka ng pinuntahan. Noon ay sinubukan ko na ding ipaliwanag sa mga tao ang tungkol dyan. Pero wala namang maniniwala sa akin. Kaso nga lang iho,
hindi madali ang pagkuha ng mutsa ng saging. Marami kang haharaping elemento. Kung hindi mo na nga kinaya yung nag-iisang aswang, eh paano pa yung maraming engkanto o mga elemento? Wika ni Mang Emong. Sumagot si Benji na desidido siya sa kanyang gagawin. Gusto niyang mamatay ang aswang sa kanyang mga kamay. Kahit anong klaseng elemento ay handa siyang harapin, makuha lang ang hustisya. Merong ibinigay na medalyon si Mang Emong sa kanya. Ngunit ang bisa ng medalyon ay pangontra lang upang hindi siya malapitan ng elemento. Wala itong kakayahan upang palakasin ang kanyang katawan. Gawa ng malapit na ring magmahal na araw. Ipinaliwanag ni Mang Emong sa kanya kung ano ang puno ng saging na merong mutsa. Maghanap ka ng puno na malapit sa tubig, kagaya ng sapa sa gabi. At doon, siguradong merong mutsa. Madali mo na lang to makikita kapag sumapit na ang mahal na araw. Mag-iingat ka, iho. Wika ni Mang Emong. Isinuot naman ni Benji yung medalyon sa kanyang leeg. Lumipas ang mga araw. Sumapit na ang Biyernes Santo. Kaunting pagsubok lang ang pinagdaanan ni Benji. Tila ba kusang ibinigay sa kanya ang mutsa? Para bang nararamdaman ng mga elemento sa kanyang paligid kung para saan niya gagamitin ang mutsa. Nang masalo ni Benji ang mutsa gamit ng kanyang bibig, dito na nagsimulang uminit ang kanyang dibdib. Pinagpawisan siya ng todo at nanghina ang katawan. Mabuti na lang, nakaabot pa siya ng kanyang tahanan. Ito lang ang naging pagsubok ni Benji. Kailangan niyang makauwi ng tahanan ng buhay at nang makarating siya doon, dito na tuluyang kumapit sa kanya ang mutsa ng saging. Nang sumunod na araw, dito niya naramdaman ang kakaibang lakas ng mutsa, kakaibang gaan ng katawan. Nakakasipa siya sa hangin at higit sa lahat, nagkaroon ng dagdag na lakas ang kanyang pagsuntok. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Pagsapit ng gabi ay pinuntahan niya si Ricardo. Paulit-ulit siyang sumisigaw at pinapalabas ito ng tahanan. At napagtanto din ni Benji ng mga oras na yun. Kahit madilim ang buong paligid, nagagawa niya pa rin makakita. Buo ang paniniwala niya na dahil ito sa mutsa. Sa paulit-ulit niyang pagsigaw, nakita niyang bumukas ang bintana at tumingin si Ricardo. Napailing na lang si Ricardo at sinara ang bintana. Ilang sandali lang ay bumukas na ang kanyang pintuan. Hanggang sa nilusob siya ng mga alaga ni Ricardo. Iba't ibang uri ito ng hayop na walang balahibo. Nagliliwanag ang mga mata at matalas ang ngipin. Buong puwersa itong sinipa ni Benji. Meron siyang dalang mga kutsilyo sa kanyang bewang. Walang pagdadalawang isip niya itong ibinaon sa mga nilalang. Kaagad na namamatay ang mga elemento sa oras na mabaon niya ang kutsilyo sa dibdib. Ang buong akala niya ay nasa loob pa ng tahanan si Ricardo. Pero para itong hangin sa bilis, dumaan sa kanyang harapan. Hindi na malaya ni Benji na nakahandusay na pala siya sa lupa. Dahil sa napakabilis na paglusob ni Ricardo. Hindi akalain ni Benji na ganun pala kalakas si Ricardo. Kahit meron siyang mutsang dala, tinatablan pa rin siya ng lakas ng aswang. Ano bang ginagawa mo dito? Akala mo kasi kapag meron ka ng mutsa, lalakas ka na kaagad. Hindi ganun kabilis kumapit ang mga tangan. Ako ngang mismong aswang alam ko yan eh. Ang problema sa inyong mga baguhan. Kapag may mutsa kayo, akala nyo sobrang lakas nyo na. Masyado kayong naniniwala sa mga sinasabi ng manggagamot. Wika ni Ricardo. Dito na mas lalong napikon si Benji. Kaya nang makabangon siya, pinunasan niya muna ang tumutulong dugo na pumutok sa kanyang kilay at kaagad na gumante ng pagsuntok sa aswang. Lahat ng iyon ay hindi tumama.
hanggang sa muli na naman siyang kinalmot ng aswang. Kamuntikan na naman siyang matumba dahil sa lakas ng pagtama. Galit na si Benji at buong puwersa siyang bumitaw ng pagsuntok sa hindi malamang direksyon. At sa awa ng ama, tumama ang isang suntok sa mukha ni Ricardo, kaya't nahilo ito at napaluhod sa lupa. Tatadyakan pa sana ni Benji sa mukha, ngunit mabilis na nahawakan ni Ricardo ang kanyang paa. Dahilan para mawalan siya ng balanse at tumumba sa lupa. Pinaibabawan siya ni Ricardo at paulit-ulit na kinalmot. Subalit gumaganti din siya ng pag-atake. Nagpagulong-gulong sila sa lupa at nagpalitan ng lakas. Mahina kang nilalang, Benji. Kagaya ka lang din ng asawa't anak mo. Magdasal ka na para sa kaligtasan mo dahil papatayin na kita. Wika ni Ricardo sabay kalmot. Duguan na ang mukha ni Benji, ngunit hindi pa rin siya sumuko. Unti-unti nang ibinubuka ng elemento ang kanyang bibig. Handa na siyang sakmalin si Benji. Kitang-kita niya ang matatalas na ngipin ng aswang. Nung saktong sasakmalin na siya ni Ricardo, buong puwersa niya itong itinulak at sinigmuraan. Namaluktot ang nilalang at bumitaw sa pagkakasakal sa kanya nang hina ito sa solidong suntok na tumama. Hanggang sa muling bumunot ng kutsilyo si Benji, buong puwersa niya itong isinaksak sa dibdib ni Ricardo ng paulit-ulit. Hindi niya ito tinigilan hanggat hindi bumabaha ng dugo. Nang kalaunan, namatay din ang nilalang nawakwak ang dibdib. Matapos ng kanilang laban, kagaya ng bilin ng manggagamot sa kanya, sunugin ang bangkay ng aswang maging ng kanyang tahanan. Kaagad na lumayo sa lugar si Ricardo matapos ng kaganapan. Dito siya nagsimula ng panibagong buhay habang tahimik na pinag-aaralan ang iba pang kakayahan ng mutsa. Naging natural na para kay Benji ang tumugis ng mga aswang. Ginagawa niya ito upang wala ng taong maulila at mawala ng pamilya kagaya ng pinagdaanan niya. Nang mga sandaling iyon, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Benji at sa bawat aswang na napapatay niya, tila ba mas lalong gumagaan ang kanyang pakiramdam at nabibigyan niya ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang mag-ina. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Kaunting opinion ko para sa istorya, tama yung sinabi ng elemento sa kanya. Kasi sa oras na magkamutsa ka, hindi ka agad kumakapit sa'yo yung tangan. Maliban na lang kung talagang ibinigay sa'yo ng kalikasan yung gamit na yon. At makikita din natin sa istorya, parang naramdaman ng mga elemento na kaya niya kailangan yung mutsa. Dahil meron siyang papatayin na aswang. Kaya naman kahit bago lang sa kanya yung mutsa, hindi naman siya pinabayaan. Yun lamang mga kabayan, naway nagustuhan ninyo ang ating kwento at sagutin nyo rin yung katanungan doon sa simula ng video. Maraming salamat. Paalam.